At narito na mga inaabangan ninyong Midweek Showbiz Chika. Aktor at dating Quezon City Councilor na si Roderick Paulate, hinatulan ng Sandigan Bayan ng guilty sa kasong graft at falsification of public documents. Ito ay matapos kumuha di umano ng 30 ghost employees ang dating konsihal noong 2010. Sumahod umano ang mga ito mula July hanggang December 2010 kahit pa maraming irregularidad sa mga personal data records. Depensa naman ni Paulate, pinirmahan niya lamang ang mga job order ng mga ito dahil bahagi ito ng kanilang hiring process. Hindi rin daw siya nakinabang sa mga sahod na natanggap. Kasamang hinatulan ng dating driver at liaison officer ni Paulate na si Vicente Bahamunde ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. At pinagbayad ng 1.109 million pesos na may 6% interest kada taon. Hinatulan din si Paulate ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at pinagmumulta ng hindi bababa sa 10,000 piso dahil sa kasong falsification by a public officer in charge. Matet De Leon, na-betray nga ba ng adoptive mother na si veteran actress Nora Honor? Ito ay matapos magbenta rin ng parehas na produkto na binibenta ni Matet De Leon ang kanyang ina na si Nora Honor at inalok pa siyang ipromote ito. Ayon kay Matet sa kanyang YouTube live video, imbis daw na suportahan siya ng ina sa kanyang negosyo ay tila ba mas pinamukha nito sa kanya na mas sikat ito kaya mas maraming bibili sa kanya. Vice Ganda proud sa kaparehang si Ayon Perez na nanalo sa 2022 National Duathlon Championships. Sa isang IG post, sumanga sa disiplina at passion ng partner si Vice Ganda. Matapos ni Ayon ang kompetisyon bilang 8th place. Congratulations, Ayon Perez! At dito na nagtatapos ang ating midweek chikahan. Ito po ang inyong TalkBiz Live Queen, Diane Medina Ilustre, para sa TalkBiz.